Kumusta mga kasaligsik? Magkasamang naninirahan ng mag-asawang si Catherine at Mike sa iisang bahay. Noong umpisa ay masaya silang nagsasama. Ngunit nang nagtagal ay nagsimula silang magkaproblema dahil sa pagiging immature at tamad ni Mike. Hindi nga nagtagal ay napagpasya ni Catherine na iwan ng asawa para lamang malaman na matapos mamatay ni Mike ay may iniwan sa kanya itong ikagugulat niya. 7 taon ng kasal sila Catherine at Mike. 3 taon matapos nilang ikasal ay isinilang ni Catherine ang kanilang anak na si Andy. Ang pagkakaroon nila ng anak ay nagpataas ng pag-asa ni Catherine na magkaroon sila ng panibago at magandang buhay, lalo na para kay Mike. Pakiramdam kasi ni Catherine na masyado pang immature ang asawang si Mike, kaya umasa siya na si Andy na kanilang anak ang magiging daan upang magsumikap at magsipag si Mike sa pagtatrabaho upang masustentuhan nito ang kanilang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad para kay Catherine ay hindi iyon ang nangyari. Sa kabila ng kanilang kalagayan ay nagpatuloy pa rin si Mike sa pakikipagbarkada at palagi itong umuwi ng late sa kanilang bahay. Halos nawala na rin ang lahat ng ambisyon nito pagdating sa kanyang trabaho dahilan ng labis na pagkalungkot ni Catherine dahil noong panahong magnobyo pa lamang silang dalawa ay palagi nilang pinag-uusapan ang kanilang mga ambisyon at pangarap sa buhay. Naramdaman ni Catherine na baka ang lahat ng kanilang ambisyon at pangarap ay sinukuan ng abuti ng asawa na si Mike o baka talagang masyado lang naging komportable ito sa ganitong paraan niya ng pamumuhay. Kung hindi kasi siya nakikipagbarkada at inuman sa mga kaibigan niya ay nandun lamang siya sa bahay nila at buong maghapong nakahiga sa sala. Isang umaga, matapos ng madaming beses na pakikipag-usap ni Catherine kay Mike tungkol sa ipinakita nitong ugali ay muli niyang naisipan na muli itong tanungin sa huling pagkakataon upang mabigyan si Mike ng chance na makapagpaliwanag. Mike, hindi ito yung pinangako natin sa isa't isa noong humarap tayo sa altar at nangako sa isa't isa. 7 taon na Mike, 7 taon na at hindi pa rin tayo nakakahakbang. Nandito pa rin tayo sa apartment at buwan-buwan na nagbabayad ng upa. Sinubukan kong intindihin ka, sinubukan kong maghintay pero Mike, pagod na ako ngayon. Lagi kong pinapanalangin na sana'y magbago ka pero hindi naman nangyari yun, hindi ka pa rin nagbago. Malungkot na wika ni Catherine at bakas ang pagkatalo sa boses nito. Mike, sinubukan kong intindihin ka pero natatakot na ako na baka hindi ko na kayang gawin pa ngayon yun sa'yo. Mahal, masyado lang mahirap ang mga bagay-bagay ngayon pero pangako mahal. Magiging mabuting asawa at ama ako sa iyo at sa anak natin. Paninigurado at pagpapagaan ng loob ni Mike kay Catherine at niyakap ito. Ayan na lang yung palagi mong sinasabi sa ilang taon nating pagsasama, Mike. Hindi ko na alam kung dapat pa bakit ang pagkatiwalaan. Tugon ni Catherine at inialis ang yakap ni Mike sa kanya. Nasanay si Mike na paikutin sa parehong dahilan si Catherine at hindi niya naman ito tinutupad at nagpapatuloy pa rin siya sa kinaugalian niyang magawi at kilos. Gusto naman talagang magbago ni Mike pero masyado lang itong naging komportable sa mga bagay at hindi na nito alam kung paano at saan siya magsisimulang muli. Noong araw din na yun nang pumasok si Mike sa trabaho, nagkaroon siya ng lakas ng loob at napagdesisyon na nito na magbagong buhay at gawin ang lahat niyang makakaya para sa kanyang pamilya. Nang matapos itong magtrabaho ay nagdrive na ito pauwi. At habang nagdadrive siya ay iniisip na niya ang mga gawin niya noon na kailangan niyang baguhin at kung paano siya uupo sa sala at kakausapin si Catherine pag uwi para sa mga bagay na kailangan niyang gawin at pagplanuan ng mga ito ng paunti-unti. Sa wakas ay determinado na si Mike na magbagong buhay at pagtuunan ito ng mabuti. Ngunit nang makauwi na siya sa kanilang bahay ay nadatnan niya itong walang tao at may maliit na papel sa ibabaw ng lamesa. Nang pulutin niya ito ay isa itong note na mula kay Catherine. Alam ni Mike na huli na ang lahat para ayusin ang pamilya niya. Umiyak si Mike nang basahin niya ang sulat ni Catherine. Mike, sinubukan kong maghintay at magtiwala na magbabago ka. Pero sa tingin ko ay hindi ko na kayang gawin pa yon. Pagod na akong intindihin ka. Hindi ko gustong lumaki ang anak ko na ang magawi mo sa buhay ang nakikita niya at ito na rin ang kalakihan niyang ugali. Gusto ko na ang magpalaki sa kanya ay ang taong pinakasalan ko na isang malakas, maalaga at may ambisyon sa buhay na lalaki. Pero Mike,
Nakalulungkot isipin na hindi na ikaw ang lalaking pinakasalan ko at dahil ang lalaking yon ang pinakasalan ko at pinagkatiwalaan ng buong puso ay hindi ko na makita pa ang lugar ko sa pamamahay na to maging sa anak kong si Andy. I am sorry. Sobrang nalugmok si Mike sa nabasa at nangyari sa buhay niya. Nagalit siya kay Catherine sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya. Ngunit kahit pa nakaramdam ito ng galit sa asawa, ay alam niya na tama ang mga sinabi ni Catherine. Ang pag-iwan ni Catherine sa kanya ang kinikailangan niya para matauhan ng lubos. Habang nakaupo si Mike na umiiyak sa sahig at paulit-ulit na binabasa ang sulat ni Catherine, sila Catherine naman at ang anak nilang si Andy ay kasalukuyang nasa kalahati na ng biyahe papunta sa magulang ni Catherine. Makalipas ang isang taon, sa bahay ng magulang ni Catherine sa probinsya na nga naniraan sila Catherine at ang anak nitong si Andy. Noong mag-asawa pa si Catherine at Mike ay walang trabaho si Catherine at isang housewife lamang. Ngunit simula noong lumipat na sila ng kanyang anak ay napagdesisyon na nitong maghanap ng trabaho at di rin nagtagal ay nagkaroon na nga siya ng pinapasukang trabaho. Isang araw, habang nasa trabaho si Catherine ay nakatanggap ito ng nakakaalarmang tawag mula sa nanay ni Mike na si Mary. Madalas mag-usap sa tawag si Mary at Catherine. Minsan ay sinubukan ni Mary na kumbinsihin si Catherine na balikan ang kanyang anak na si Mike. Ngunit kapag alam na nitong hindi na nagiging komportable si Catherine sa usapan, ay iibahin na nito ang usapan. Hello Mary, tungkol to kay Mike. Wika ni Mary nang sagutin ni Catherine ang tawag. Baka sa boses nito ang lungkot. Hi tita. Tita, kung susubukan niya lang po ulit akong kumbinsihin na ayusin ang lahat ng sa amin ni Mike, sa tingin ko talaga tita na si Mike po ang dapat niyong kausapin patungkol dyan. Alam ko pong paniniwala ni Catherine bago siya putulin ni Mary sa pananalita ng may durog na puso. Hindi, hindi to tungkol dyan Kat, si Mike kasi. Hindi na namin kasama si Mike ngayon Kat. Wala na si Mike. Nawalan siya ng buhay kaninang umaga lang. Nahihirapan ang boses ni Mary habang nagpapaliwanag kay Catherine. Hindi! Hindi maaari! Hindi siya pwedeng mawala! Nanginginig na tugon ni Catherine habang ang mga luha nito ay sunod-sunod na tumulo mula sa kanyang mga mata. May iniwan siya sa inyong dalawa ni Andy. Sa tingin mo ba ay pwede tayong magkita bukas? Tanong ni Mary dito. Opo tita, sige po. Kahit ano pong kailangan gawin. Saad ni Catherine. Kagad din ay nag-asikaso si Catherine upang umuwi sa bahay ng magulang nito kung saan sila naninirahan at umalis na. Tahimik na umalis sila Andy at Catherine papunta sa bahay nila Mary. Noong araw na iyon ay binalita ni Catherine sa anak ang malungkot na balita. Kaya naman habang nasa biyahe ang mag-ina ay pareha silang nagdadalamhati at nakabibingi ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi nakatulog ng maayos ang mag-ina noong gabing iyon. Nagtataka rin si Catherine na tinatanong ang sarili kung ano kaya ang iniwan sa kanila ni Mike. Gayong noong iniwan niya ito, isang taon na ang nakalilipas ay walang wala ito. Nang makarating na ang mag-ina sa bahay nila Mary, ay kaagad silang sinalubong ni Mary. Pinaupo sila ni Mary sa kanyang sala at uminom silang tatlo ng tsaa habang pinag-uusapan ang mga memorya na meron sila kasama ni Mike. Nang matapos na sila ay nagsimula nang sabihin ni Mary kung ano talaga ang dahilan ng pagpunta nila Catherine doon. Inilabas ni Mary ang isang dokumento na naglalaman ng 5 milyong piso na ibinigay ni Mike sa kanyang mag-ina. 5 milyong piso? Pero paano? Ni hindi kaya ni Mike kumita ng 1,000 noong magkasama pa lang kami. Naguguluhan at gulat na tanong ni Catherine. Oo Kat, alam ko yun pero simula noong iniwan mo at ni Andy ang anak ko, naging sobrang laking epekto nun sa kanya. Sa unang buwan matapos niya siyang iwan, ay hindi pa rin niya nabago ang mga dati niyang gawi na pakikipagbarkada, pag-inom at kung ano-ano pa pero... Huminto si Mary sa pagsasalita na tila ba ay iniisip ng mabuti ang mga salitang bibig kasi nito o di kaya ay inaalala lamang talaga niya ang kanyang anak na si Mike. Pero... Tanong ni Catherine na napuno ng curiosidad. Pero nang matapos ang isang buwan na yon ay nagsimula siyang magbago. Nagsimula siyang magtrabaho ng napakahabang oras at nagawa niyang mapromote agad sa sandaling panahon lang. Plano niyang magpatayo ng bahay para sa iyo at anak mo at tingin ang kapatawaran mo. Sinabi niya na gusto niyang bumalik sa dating siya na minahal mo, ang anak na pinalaki ko.
Tugon ni Mary na may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa puntong yun, umiiyak na silang tatlo sa mesa habang pinapaliwanag ni Mary ang lahat ng nangyari sa buhay ng anak niyang si Mike. Lumibot ang mata ni Catherine at nakita niya ang larawan ng batang si Mike. Nagbago pala talaga siya, no? Hindi ko man lang siya nabigyan ng pagkakataon na may ipakita ang pagbabagong yun. Pag-amin ni Catherine na humahagulgul na habang naiisip ang nagawang pag-iwan sa asawa. Nagigilty ito sa kanyang ginawa. Ngunit malambing na kinuha ni Mary ang kamay ni Catherine at ni Andy. Hindi, Kat. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nagbago ang anak ko dahil sa'yo. Sa inyo ng anak mo. Kayo ang dahilan kung bakit nagsumikap magbagong buhay si Mike at makita ang lahat ng potensyal niya. At dahil doon ay gusto kong magpasalamat sa iyo, Kat. Binalik mo sa dati ang anak ko. Nakita ko ang anak kong lumaki sa kung paano ko hiniling sa may kapal na palakihin siya. Salamat sa iyo at sa Diyos. Wika ni Mary nang may luwas sa mga mata. Salamat po sa mga sinabi niyo, tita. Saad ni Catherine na gumaan ang pakiramdam sa mga sinabi ni Mary sa kanya at sa kanyang anak. Hindi, Kat, ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Kahit na mabigat at masakit ang naging kabayaran ng mga ito, proud ako sa anak ko sa mga narating niya sa buhay. Ngayon, Kat, itong perang ito ay siguradong makatutulong sa inyo ng anak mo sa kahit na anong kinikailangan niyo. Dagdag pa ni Mary. Hindi pa rin makapaniwala si Catherine sa mga sinabi ni Mary sa kanya. Nang makauwi sila ng anak na si Andy, ay sinisi nito ang sarili sa mga nangyari. Noong araw din na yon ay nangako siya sa Diyos. Sinabi nito na ipagpapatuloy niya ang mga pangakong sinumpaan nila ni Mike hanggang sa araw na siya ay nabubuhay. Napagdesisyon na nito na bilang paggalang at pagmamahal sa namatay na asawa ay pananatilihin nito ang pangakong binitawan sa isa't isa noong araw na kinasal silang dalawa. Hindi na niya ginastos ang perang iniwan ni Andy para sa sariling kapakanan, kundi sinigurado niyang napunta iyon sa pag-aaral ni Andy at para sa kinabukasan nito. Hindi naman talaga huli ang lahat para magbago. Lahat tayo ay nagkakamali, pero lahat tayo ay may karapatang patunayan sa mga sarili natin na hanggang may buhay ay may pag-asa. Hindi nga lang talaga nagiging patas ang buhay para sa lahat ng tao, dahil baka huli na ang lahat bago mo pa makita ang pagkakamaling ginawa mo. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli, mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.